Kapops, welcome back to our YouTube channel. Kung ikaw po ay bago pa lang at ikaw ay naghahanap ng mga video content or mga free application na pwede tayong kumita gamit ating cellphone, PC, and mga NFT games na upcoming pa lang at very affordable, nasa tamang channel ka po. And please subscribe and hit the notification bell para po ma-update kita sa susunod mga video and makasali ka po sa ating pag-giveaway ngayon. So mamimili po kami ng 5 tao para po manalo ng 50 pesos po. Ang gagawin nyo lang is i-like nyo itong video na to and mag-subscribe and mag-comment po. And so ayun na nga mga pop, make sure po hindi nyo to i-escape na video na to, kasi meron na naman ako ituturo sa inyo isa na namang NFT games na play to earn na po siya and very affordable yung initial investment. And disclaimer lang po mga pops, yung i-invest nyo po dito ay yung kaya nyo lang mawala. And don't invest that you cannot afford to lose. Yan po mga kapops. So guys, ito po yung i-share ko ngayon. So make sure po na hindi nyo po to i-escape, kasi po ituturo ko sa inyo. So ang gagawin natin ngayon is i-review lang muna natin. And make sure naka-subscribe and naka-hit po yung notification bell nyo, kasi po meron part 2 and part 3 po. Part 3 po akong ilalabas tungkol kay Splinterlands. So ito po si Splinterlands guys. So 2018 pa po to siya nag-start until now. Tapos ngayon guys is play to earn na po siya. So pwede na kayong kumita dito. So and meron din siyang initial investment. And disclaimer lang po guys, no, yung i-invest nyo po dito is yung kaya nyo na lang mawala. So ang initial po dito is 500. So kayang-kaya at mababawi mo yan in span of 1 month or 2 weeks. Yan po mga kapaps. So actually mga kapaps, itong si Splinterlands is ano na po to siya, nag-trending na din to siya, bagong trending. So tignan natin yon. So ito, number 3 na po siya in pinakamadaming users, no? Number 3, top 3 na po siya, 57,088 in 24 hours guys. So yan po yung nag-add po ng players, no? 9% po yung nadagdag ng mga players in 24 hours. So ito po yung si Splinterlands. So guys, ano nga ba si Splinterlands? Si Splinterlands po guys is a card game, no? Pero pwede tayong kumita dito. At tignan natin dito sa Gaming Unleashed. So in physical game daw is must be physically present to play, trade and sell, limited by physical shipping constraints, and earn. So professional lang po. Sa digital is anytime anywhere ka makalaro, but trade and sales not allowed, but professional lang din yung maka-earn. So dito kay Splinterlands guys is anytime anywhere ka maglaro, kalaro, and anytime anywhere ka mag-trade, and everyone can earn, no? Every win po. So as I experience guys, meron po akong makukuha dito na tinatawag na Dark Crystal. Ito po guys, Dark Crystal. Ito. So si Dark Crystal po, yun po yung makukuha natin dito. So ngayon guys, meron po siyang value na 0.3 centavos pesos po. So di natin alam guys, no, because ang cryptocurrency is very volatile. So di natin alam, bubulusok yan pataas. So yan po guys. And sa cards po guys, merong rarities. So 4. So merong common, merong rare, merong epic, and legendary. And meron din mga 7 stats. So this game guys is very strategic game din to, no? Kung ikaw po ay mahilig sa ganitong laro, para po to sa inyo. Mag-i-enjoy ka talaga dito. So meron din siyang 7 factions. So may fire, may earth, may water, life, death, dragon, and neutral. Ito po yung mga summoners or yan po guys. So meron din siyang 46 plus abilities and 283 cards. So ang future niya ngayon guys is powered by blockchain technology. So pwede tayong mag-combine ng cards dito to gain level. So nasubukan ko yun kahapon ito. And convert cards to crypto. Ito na nga guys, no? Ito yung pinaka-unique dito. Kasi pwede mong yung cards mo pwede mong i-convert into crypto. And crypto into cash po. So you can trade with another, no, with anyone, sell on multiple platforms, and rent cards. So ito po yung guys, ito yung
pinaka, no, the best nyo way para po meron kang maraming makukulik na mga chests. So, mamaya guys, i-explain ko sa inyo kung ano yung makukuha natin dito. So, play to earn. Have you ever wanted to be a professional gamer? Now you can. So guys, no, kung nakikita nyo sa ML, no, sa MLBB, sa ML Bangbang, is yung mga professional players, yun yung may, or mga streamer, yun yung nakaka-earn. So, hindi lahat po, no, naglalaro ng ML na nagkaka-earn. So guys, kung noon, sinasabi no, namin sa mga gamers, if kung itong currency ng larong na to, no, sa laro namin, example sa ML, no, yung 32,000 natin dyan, pangpalit ng pangbili ng hero, if yung 32,000 credits niyan is pwede yan ma-convert into money, masaya sana. So guys, ito na po yon, ginawa na po nila yung mga makukuha natin sa laro is pwede na po natin ma-convert into money. Ito po yung system ng NFT games. So got crypto at meron din silang mga partners dito guys. So si Splinter guys is under po siya ni High Blockchain. So may malaking mga kampanya dito. So ito si Coindesk, no, isa tong pinakamalaking kampanya din. So let's move on guys. Pumunta na po tayo sa mismong laro. So guys, ito po yung interface ng laro na to. So kung nakikita nyo guys, meron tayong tatlong currency po dito. Ito po yung real money or credits. So pwede kang bumili dito ng 1,000 credits equals to equivalent of $1. So PayPal, pwede rin crypto. So ito po yung makukuha natin guys every win. Ito po si Deck or Dark Energy Crystal. So ito po yun guys. So every win nyo po sa battle, ito po yung makukuha. Iba din to guys. So meron po silang ano dito, airdrop, or pwede ka kumita dito ng passive income. Basta meron ka lang DEC na naka-imba dito, naka-imbak dito. So, paano ito makukuha guys? Is kailangan mo lang ng Dark Energy Crystal. Kung may plano kang maglaro nito, is, ano guys, mag-imba ka ng Dark Crystal para po makakuha ka ng SPS. So, is SPS guys, isa po itong Splinter Shard. So, sa Axie po, itong EXS, no? And if sa Axie ito, itong DEC is ito po yung SLP. So, yan lang po guys. So, and punta tayo sa shop. So, guys, para po makakuha kayo ng Dark Energy Crystal, is kailangan nyo pong bumili ng, ano, bumili ng spell book to, para po ma-open yung daily quest and meron kang mga makukuha ng mga rewards. So, yung spell box. Then, meron tayong shop dito, no? Pwede tayong potion shop dito. Wala na yan. So, dito po yung market sales. So, guys, kung swerte ka sa pagbunot or makakuha ka ng ganito mga cards, guys, so, pwede nyo siyang ibenta ng $5,000, to. Ang mahal ng mga cards dito. And pwede din kang magpa-rent or mag-rent ka po. Yan. So, pwede kang magpa-rent ng mga cards mo dito. So, meron tag 3,000 per day, no? Meron 10,000 per day. I think $10 per day. Ito po yung rentals po, guys. So, land sale. So, wala pa to. So, punta tayo sa battle. So, ito po yung rank ko ngayon, no? Yung rank ko, guys, is silver. So, kung mapupuno po to, guys, tapos hindi to mapuno, kailangan mo pong mag-gain ng ratings and gain po ng power para po makaproceed po tayo sa silver 2. And ang makukuha natin na silver 2 guys is isang loots na naman. So sa silver 2, ito po yung rewards natin. So kailangan po natin yung mga malalakas na cards dito. So kailangan natin mag-rent para po makapunta po tayo sa ganitong rank. Kasi po kung hindi ka magre-rent, so yung free cards lang ang gagamitin nyo, mahirapan po kayo. So ito po guys, merong 15 loots. Yan. So merong 15 loots. So ang makukuha natin dito guys, i-flash ko na lang dyan, no? Ang makukuha natin dito sa chest. And if meron kang spellbook, is meron ka ding daily quest. So ang makukuha din dito is chest din. So mamaya guys, no, ipakita ko sa inyo kung ano yung makukuha dito. So ipa-flash ko na lang yan sa screen. And ito guys, no, pwede kang mag-challenge dito. May friend ka ba? Or dito, meron dito mga tutorial and practice. Pwede pa kang mag-practice dito. So guys, tignan natin yung
laban ko. So ganito po yung labanan dito, guys. So meron po mga manakap, no? Meron po silang mga manakap para po ikaw na po mag-decide kung ano yung cards na gagamitin. So ito, guys. So raffle. So ito po yung laro dito. Para siyang Yu-Gi-Oh. So fast forward natin. So replay lang po ito sa laro ko. So po ito, guys. Ito si Houd. Ako po ito. So yung kalaban namin, ito. Yan. Medyo swerte ako kahapon, kaya nakaabot ako ng silver. So kayang-kaya naman, guys, umabot ang silver in one day. If magre-rent ka ng mga cards na malalakas. So ikaw na pong bahala, no? Kung ano yung cards na i-rent mo. O, meron akong tips, no? Ito po yung cards na nirerentahan ko po ngayon. Ito. Sila po yung cards na nirerent. So, ang pinaka-importante dito, guys, is bronze ka pa lang. Itong si Mailor Crawling. And ito, si Kroon, the Undying. Ito po yun, guys. So, meron pa mas malalakas na cards na pwede nyong i-rent. Pero sa akin, guys, mas okayhan ako dito sa ganitong setup. So, guys, siguro no, wala na akong masasabi ngayon. If ito, guys, no, please subscribe and hit the notification bell and para po ma-update kita sa susunod kong mga video. Kasi po, guys, ipopost ko po yung paano bumili ng Dark Energy Crystal. So mataas kasi yung paraan para makabili ng Dark Energy Crystal, and ayaw kong humabang video na to kasi po hindi po ako deserving sa oras nyo, no? So 10 minutes lang po tayo. And guys, meron po tayong giveaway. So kailangan nyo lang mag-comment, mag-share and subscribe para po manalo ka po sa ating 50 pesos at pipili po kami ng 5 tao. So guys, thank you, thank you, thank you, and God bless.